Ang iyong mga manugan, ang iyong mga anak, lalaki at babae, at ang inang inyong nanatili sa bayan ay ipag-aalis ko sa dakong ito. Patuloy mo pa. At si Lot ay lumabas at nagsabihan niya ang kanyang mga manugang mga nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Datapot ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Pagkababasahin ko yung kwento ni Lot, parang apat ang anak niya na babae. Yung dalawa, asawa ng taga-Rod, yung dalawa, labirin pa na nasa kanyang bahay. Ang sabi ng tala, pumunta si Lot sa mga lugang niya, sa mga anak niya. Aalis tayo dito. Magbangon kayo, aalis tayo dito. Sapagkat gabi yan eh. Bangon kayo, aalis tayo dito. Di tayo dapat magtagal dito. Alam mo, sinabi ng anak niya, tinawanan pa siya. Tinawanan siya, nagbibiro ka ba? Kagad-agad na rin sa Sodoma, kasaya-saya, ni kunting bakas, mga kapatid, ng pagunaw ng Sodoma ay wala. Tapos sasabihin mo sa amin, maaalis tayo dito sapagkat gugunawin mo Sodoma. Tinawanan siya. He was ridiculed. Kaya wala nagawa sa Lord. May isang komentarista na sabi niya, Lot lost his testimony. Lot lost his testimony. Si Dr. ano ata nagsabi, nalimutan ko na yung pangalan. Makubot mo yun. Sabi niya, Lot lost his testimony. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Balik tayo ng konti. Sapagkat napakagandang kwento. Si Lot, pinili niya yung kapatagan sapagkat mayaman, maganda. Si Abraham dun sa bukit, sa bundok. Subalit, nung si Lot, muna pa nga mga kapatid si Lot, tumira pa muna siya sa ano, sa tent. Sa tent lang muna siya tumira. Hindi siya pumasok doon mismo sa loob ng syudad. Sa tent lang muna siya. Ang sabi ng commentator, maaari ng kanyang pagtira doon sa tent, doon muna sila, subalit dahil sa association ng kanyang mga anak, tapos nakapag-asawa pa ng taga-Rod, pumasok na sila sa loob ng Sodoma. At dito ay nawala ang kanyang kontrol doon sa kanyang mga anak na kapatid. Yung kanyang testimonya, yung kanyang buhay na dapat ay nakita sa kanyang mga kapatid, yung liwanag ng Diyos ay parang nanlabo sa kanyang buhay. At yung kanyang testimony para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, maging itong siguro sa kapatid na nakapaligid sa kanya ay nawala yung mga kapatid. Sabi nung komentarista, nakakalungkot sa buhay Kristiyano natin ngayon. Ano kaya tayo ngayon? Baka yung ating yung testimony na dapat na nakikita sa buhay natin mga kapatid, baka nawawala. Baka flickering, paandak-andak. Mga kapatid, marating naman din sa buhay ng ganyan. Subalit, kinakailangan at pinimintay ang ating testimony maging sa ating mga anak, maging sa ating kapaligiran, maging sa iglesia, at kung saan man tayo dapat naroon. Pag sumigapan natin mga kapatid, sabi ng ating Panginoon. Tinawanan siya ng mga manugang niya. Mga kapatid, the word ridicule, hindi dahil sa mga kapatid na pag sinabi kong ridicule, hindi yung natawa lang. Diba, sabihan ni Brother Wahi si Ray, anak, alis tayo dito, punta tayo dun sa ano. Ano ka ba pa? Ang ganda-ganda rin sa buhay dito eh. Tapos sabi mo, gugunawin. Nakakatawa ka naman ba eh. Parang ka namang ano, parang nasisiraan ka naman ng bait eh. Parang ganun, di ba? Parang sinawa ng araw. Hindi yan yung simple na
pa, medyo kapag-isip ng ganyan, hindi naman siguro gugunawin to. Nandito ko pa yung siguro yung parang paggalang. Ano mga kapatid? Huwag kapag-isip pa ng ganyan. Pero the term ridicule is used here. Ang ibig sabihin, ano ba maganda ng ridicule? Kinutya. Kinutya siya ng kanyang mga manunga, mga kapatid ng kanyang manak. Siguro, sabi siguro, kung atay pa din ang pagkabi na basa, si Pato na sisiraan na atarang ulo. Ang ganda-ganda rin ito. Ang ganda-ganda ng buhay nito. Mabago ang buong Sodoma sa buong isang taon. Walang isipin gutom. Tapos sa alis tayo dito, pupunta tayo sa mundo. Kasi sabi na lang yun sa mountain eh. Anong gagawin natin doon pa? Patuloy natin mga kapatid. At nang umaga, ay pinapagpadali ng mga Exodus na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapot siya ay nagluluwag at hinawakan ng mga anghel ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya ay kanilang inilabas at siya ay kanilang inilagay sa labas ng bayan. Kapatid, eto si Lot, nagluluwat, lingering, sabi doon sa English, lingering. Bakit? Panginoon ko, buong buhay ko, nagtrabaho ako, eto ang kayamanan ko. Ang ganda-ganda ng bahay ko, parang hindi ko pwedeng iwanan, Panginoon ko. Maaari naisip din Lot, Panginoon ko, paano yung aking dalawang anak na ayaw umalis? Maaari nasabi din siguro sa pag-iisip ni Lot, siguro mamamatay na lang dito ang kasama nila. Kesa mabawariwala, aking iisipin pa yung aking anak na nawalay. Dahil na rin sa aking kapayaan. Dahil ang aking testimony ay nawala. Meron pa siyang asawa na ayaw pa rin sumama rin. Alam niyo sa habag ng Diyos, patumpik-tumpik na to sila tayo umalis. Sabi ng Panginoon, ano ba yun? Binasa ko kanina. Saan kanina binasa ko kanina? 16? Datapot siya nagluwag at nawakan ng mga laki ang kanyang kamay at ang kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak sa habag sa kanya ng Panginoon. Tira mo? Si Lot, parang ayaw niya. Nagdadalawang isip siya. Kasi kung ano-anong iniisip niya. Pero dahil sa grasya, sa awa, sa habag, sa kabutihan loob ng Diyos, inawakan yung kamay na inilabas. E eh, paano kung hindi ko kung minabayaan siya ng ngayon, nagsama siya ako? Pag iniisip mo, bakit? Alam mo yung tanong minsan ng mga tao, mga kapatid, si Brother Pulding, madaling ano, oh, ay bakit na naman to si Lot? Sabi ni Brother Pulding, oh. Kinuha ng Panginoon yung kamay niya. Inilabas, ay bakit ibang tao hindi ginawa yung kamay at para ilabas? Ah, di ba? Sa Brother Pulding, ganyan magsipagtanong yan. Hindi ba siya nahabag doon sa mga ano? Hindi ba siya nahabag doon sa ibang tao? At bakit hindi niya kinawakan yung kamay at inalis? Oh, paano yan? Mga kapatid, di ba usapan na yan? Dito muna tayo. May sagot naman din yan. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti mo. Alam niya kung anong puso ni Lord. Alam niya kung anong puso ni Lord. At nangyari na sila yung mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o mintuman sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanilang Lot, huwag ganyan Panginoon ko. Sabi niya, narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas na aking buhay. Ay ako, at ako'y hindi makatakas sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Diba? Nakipag-bargain pa si Lot. Kinuha na siya, pinilit na siya, kinuha na yung kamay at pinilit na mas pa. Diba? Nakipag-bargain pa. Panginoon, ayaw ko sa bundok.
ano itong mga masamang tao, mapatay ko doon. Ano sabi ng Panginoon? Narito ang bayan ito ay malapit na kasal at maliit, o tulutan kong tumakas ako roon. Di ba yan ay maliit at mabuhay ako? Yan mga kapatid, at sinabi sa kanya, narito sa bagay mo, ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayan ko yung sinalita. Sino't mga kapatid, matapos ng katakin, pilitin ng Panginoon, ng Angel, makatapos para hindi sumugin. Nakipagbargain pa, ayoko Panginoon sa bundok. Ayoko doon. Gusto ko yung malapit lang dito. Huwag naman masyadong malayo. Siguro talagang mahal na mahal na yung kapatagan na kung saan marami ang sagana at kung ano-ano pong pwedeng gawin mga kapatid na makapagpapaligaya sa kanya. Pinagbigyan mo siya ng Panginoon? Pinagbigyan mo rin. Sa habang at aw, sadyang napakabuti ng Panginoon. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nung dumating si Lot sa Zoar. Tinan nyo nga mga kapatid, ha? Nung dumating yung dalawang bisita, magtatakip silim. Gamit pa, sinasabihan na sila, umalis na kayo dito, umakas na kayo, umalis na kayo, pumunta na kayo sa bundok. Inabot pa ng umaga, mga kapatid. Talagang naglinger, hilinger. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa ang dumating si Lot sa Zoar na magkagayon ng pagpaulan ang Panginoon sa Sodom at Gomorrah ng Azukre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At inunaw niya ang bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng mga nananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Alam niyo mga kapatid, sabi ng theologist, yung Sodom at Gomorrah na yan, wala na ngayon, lubog na. Pinaniniwalaan ang mga theologian. At ito daw ay nandoon sa southern part, kung hindi ako kamali mga kapatid, sa southern part ng Dead Sea. Lubog na yan. Hindi na yan, hindi na mapapakinabangan, hindi na pwedeng tirahan ng tao. Wala ng Sodoma ngayon. Yung Gomorrah mga kapatid, eh katabihan. Dapat, ang Zoar ay susunugin din ng Panginoon mga kapatid. Pero dumating din ang pagkakataon na umalis din sila Lot doon at sinunod din yung Zoar na yon na tinirhan ni Lot. Kasi kasama yon doon sa susunugin ng Panginoon maliban ng Sodom at Gomorrah mga kapatid. At mga para may dalawa pang mga syudad na sinunod maliban doon sa Sodom at Gomorrah, may dalawa pa. At ang latest ay yung Zoar na maliit. Sabi, ang ibig sabihin ng Zoar, maliit. Okay? 19, saan naman tayo? Datakwat, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Tatanungin ko siya, no? Hindi ko masyadong, itong haliging asin na to, hanggang may mga patid, puzzle pa rin ako. Brother Diyos, ito bang haliging asin na to? Baka alam mo lang. Literal ba ito? Literal. Salamat. At sabi nga sa akin ni Mama, sabi ko, Mama, literal ba ito? Ano? Sapagkat yun din naman ang narinig ko ng bata pa. Sabi ni Mama, may nag-speaker pa nga daw, siguro hindi ko lang alam kung saan nag-speaker eh. Nandudong pa nga raw yun. Sabi ko, kung nandudong pa yun, eh sabi nung anti-ordinis ko na yung Sodom at Gomorrah, baka nasa ilalim ng tubig. Ha? Tunaw na yun. Hindi siya, nung binasa ko naman itong ano, binasa ko yung Patriarchs and Prophets. Eh, sabi ni sabi lang ni Mrs. White doon. Ewan ko lang baka sa ibang mga books, hindi ko lang alam kasi hindi ko, dahil sa katapusan ng panahon, hindi ko na ano yung ibang books. Eh, sabi lang ni Mrs. White doon, ay it served as a monument. Naging bantayo, ang ibig sabihin siguro ni Mrs. White, bantayo ito ng mga tao na ayaw umalis sa kasalanan. Eto na yun. Okay? Kaya kasi, may nabasa din akong ano, although hindi naman, ang sabi lang ng isang komentarista sa mga pati na sinabi,
Yan daw term na nag-aligig asin, ang ibig sabihin niyan, na stroke, naningas. Kaya daw merong daw na merong parang idiomatic expression sa Orientals na kapag sinabi naningas o kayo, yung bang yung ibig sabihin naningas ka, nag-aligig asin ka, ang ibig sabihin daw doon, iyan din ito, ano yan? Na kaya naman na yan, na stroke. Yun ang kanilang napagkakalihan ng sabihan na naging aligig asin. Although siguro sabay sa bagay ng naman ni Diyos ay it is literal. Okay? So just let us speak. Sana tayo katera at si Abraham ay sumampang maaga at pinabagaan sa damong kinatayon niya sa harap ng Panginoon. At siya ay tumingin sa damong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan. At tumanaw at narito ang usok ng lupain ay nagpailan lang na parang usok ng isang kurlo. At nangyari na nagunawin ng Diyos ang abay ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinagunawan ng gunawin ang mabayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampas si Lot sa mula sa Zoar at tumira sa bundok at ang kanyang dalawang anak na abay ng kasama niya sapagkat siya ay natakot na tumira sa Zoar at siya ay tumira sa isang yugib siya at ang kanyang dalawang anak. Kasi mga kapatid, kaya tumira sa bundok si Lot. Eh, napilitan na siya. Sinunog na rin yung Zoar. Sabi ni Mrs. White, dinamay na yung Zoar. Kasi itsasama sana ng Panginoon talaga yung kasama yon doon sa susunogin. Di ba? Ang kwento lang naman dyan, Sodoma eh. Pero bakit may Gomora? Kasi nasama yung syudad ng Gomora sa pagsunog. Okay? Pati yung dalawa, may syudad pang dalawa, at kasama pa sana ng Zoar, pero sa nakipag-bargain si Lot, Panginoon, ayaw ko sa bundok, baka mapatay ako doon. Dito muna ako sa war. O sige, dyan ka muna. Pero, sinunog din ang inunaw ng Diyos. Yung maliit na bayan niya. Mga kapatid, eto na. Eto yung isa sa mga masasaklap na nangyari sa buhay ng mga kapatid. At dahil dito, doon sa mga susunod na maraming generasyon, ay naghirap sila dahil sa pagkakasal. Patuloy tayo. 1932. Eh di nandito na sila mga kapatid. Kasama niya yung dalawang anak niya. Dalawang anak na lang ang babae niya kasama niya eh. Yung kasama niya patay na. At wala sila yung kasama. Halika! Painumin natin ang alak ng ating ama at tayo sumipig sa kanya upang mapalagi natin ang binig ng ating ama. Ayan ha? Dito mga kapatid, makikita niyo kung paano na impluensyahan ang kanyang mga anak, ng mga tao doon sa Sodoma. Kasi ganun ang gawain doon. Hindi naman makakapag-isip yan ng mga kapatid ng mga ganyan ng mga batang babae na yan. Ng mga dalagang yan. Mabirin pa yan mga kapatid. Hindi makakapag-isip ng ganyan yan kung hindi nila nakita doon sa Sodoma. Nakita doon gaano masama ang Sodoma. Patuloy tayo. At pinainom nila ng alak ang kailang ama ng gabing yaon. At pumasok ang panganay at sumipig sa kanya, ama. At hindi naalaman na amang nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. So walang kamalay-malay si Lot. Kaya pag ito nababasa ko mga kapatid, parang naniniwala na ako pag sinabi ng lasing, hindi ko alam yon. Sabihin naman iba, maniwala ko sa'yo, hindi mo alam yon. Alam mo yon. Pero mga kapatid, piyansahin mo to, sabi ng Biblia. Hindi naalaman ng ama ng siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Dapat pala yung mga lasing mong ikukulong pagka nakapatay o nakakano kasi nila alam yung gagawin nila, yung ginawa nila. Yung mga kapatid na magkami ng sa'yo ng namin. Pero mga kapatid, ito, hindi alam nito na nangyari kung ano nangyari sa kanila. At pinainom din nila ng alak ang kailang ama ng gabing yun at nagtindig ang pulso at sumiping sa ama at hindi naalaman ng ama ang siya'y mahiga. Ninang siya'y magbangon, uwin ulit ulit. Umuna, panganay muna. Sinipingan nila yung kailang ama. Ito mga kapatid, sa wikang English ito, tawag ito incest. Yung pagsiping ng ama sa anak, incest ang tawag niya.
Bawal yan. Pagkatapos ng kinagabing nusunod na gabi, nilasing na naman si Lot. Ibulso naman. At anong nangyari mga patid? Sa ganito'y kapwa, nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag ang kanyang ngalang Moab na siyang ang ama na mamabita hanggang sa araw na ito. Si Ruth, isang Moab, Moabita. Yung mga Moab na yung mga patid, pagpapasahin niya yung mga kwento ng Israel. Mga judges, mga kings na. Eh, ang kaaway lang ng mortal yan, maliban sa Palestina, yung mga Ammonites na yan, mga Philistines, kaaway ng mortal yan. Pero magkakamag-anak yan, mga kapatid, iisa ang kanilang pinanggalingan. Subalit, yan ay bunga ng mga kasalanan na karumaduman sa paningin ng Panginoon. At ang bunso ay nanganak din ng lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Benjamin na siya ang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon. Yun, na Ammonites naman. Pagkababasa kayo ng mga kwento ng mga nagpagtitigba ng Israel, kalaban din nila yan, laki ng mga Ammonites. Moabites, Ammonites. Next, Jiren. Ah, wala naman. Laman. Mga patid ko, ngayon alam nyo na kung ano yung sintoma, ano nangyari sa kanila. Alam nyo kung bakit sinunod ng Diyos yun. Naikwento rin kung paano ang Panginoon ay naging mahabagin punong-puno ng awang sa kanyang mana. Nakita nyo rin kung paano sa kabila ng kapulangan ng tao, sa kabila ng katigasan ng tao, ay nandoon ang awang ng Diyos. Nakita din natin dito na sa gitna ng ganitong kalagayan sa libutan, meron pa rin mga anak o anak ng Diyos sa kalagitnaan nito. Si Abraham, si Lot, si Enoch nga noong panahon niya, Enoch walk with God, pero nasa gitna siya ng karumalduman na sa libutan, mga kapatid. Nakita natin na homosexuality noon ay rampant. Nakikita mo kung saan-saan. Noong panahon natin, ganun din. Hindi ko ang sabi ni Mrs. White kung sa pagkita sabi niya tayo daw pagka tayo ay mamimili ng lugar na titira pipiliin natin yung lugar na ang impluensya ay maganda para sa ating mga anak. Yun ang nabanggit niya. Isa yun sa mga lessons na gusto ipahatid ng destruction of Sodom. Sa panahon natin ngayon ay parang mahirap, no? Sa katitira? Sa bundok. Sabi na, sabi, ito pa sa bundok, sabi ngayon. Kaya nandito tayo sa inyo, alam natin ang lugar natin. Pero bagamat ganun mga kapatid, yun ay adiyan. Hindi yan yun. Maganda yun. Walang, no question about that. Subalit mga kapatid, tayo man ay nasa gitna ng mundong sabihin natin sa mga tuman sa tingin ng Diyos. At mag-usa tingin din natin sapagkat hindi tayo sabi sa gano'n. Masabi nga nung 2 Peter na binasa natin kanina, he was vexed. Kasi ayaw niya ng gano'ng lugar. Pero naangatun siya. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay alam nyo kung ano ang inyong mga puso. Alam ko kung ano puso ko. Alam ko kung ano ang klaseng relasyon meron ako sa Panginoon. Si Rob, alam din naman niya yun. Si Abraham, alam din niya. Si David, alam din niya. Solomon, alam din niya.
pag-isip na kung mangyayari sa buhay ko yung buhay na naging buhay ni Lot, na pagka ako'y magpatupik-tumpik pa, ako kaya'y babatahin ng Panginoon mula rito sa lupa at iaangat doon sa langit? Kapatid, hindi mangyayari yun. Pwede mangyayari ng kapatid ito. Pagamat tayo dito sa lupa, ganito ang buhay natin. Nungwintang-wintang na tayo ng ganyan, ang Panginoon na andyan pa rin. Ahatakin ka. Dito ka. Dito ka sa kaligtasan. Dito ka sa aking sinapunan, anak ko. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Ang ibig sabihin ng mga patid, hindi man ito literal na mangyayari, nahahatakin tayo ng anghel pagpunta sa langit, ngayon mangyayari mga patid, ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Huwag tayo maging katulad sana nito. Ibigay na natin ang ating sarili. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Kung anuman na iniisip natin sa buhay natin na siyang makakahadlang para sa ating magandang relasyon sa Panginoon at para sa ating lubos na kaligtasan, mga kapatid, talikuran natin, iwan natin at huwag na huwag tayong lilingon pa upang maging ganap ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil sa ating kaligtasan. Magandang gabi, mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.